masayang pagsalubong ng mga Japanese sa pagbabalik ng espiritu ng kanilang mga mahal sa buhay na Yumao bilang pagdiriwang ng obong ngayong Agosto ay napalitan ng kalungkutan, particular na sa mga nakatira sa bandang southwestern Japan. Ito ay dahil sa dinarones na torrential rain sa Japan. Nagsimula ang malakas na pag-ulan noong August 12 at nagtuloy-tuloy iyong bumuhos hanggang ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay may problema sa menopause mo, o malapit ka na magmenopause, kung ikaw ay may mababang bilang ng estrogen, may maliit na hinaharap, pwes baka kailangan mo ng Quarary Amirifica. Available on Amazon Japan FBA. And if you are a business-minded, we are offering you a chance to be a part of our business as a reseller, and get as much as 40% discount. Hurry! Inquire now and start earning online or offline with us. See description for more information. Nagsimula ang malakas na pag-ulan noong August 12, at nagtuloy-tuloy iyon. Ang patak ng ulan ay umaabot sa 50 to 60 millimeters per hour, hanggang noong August 13, sa mga lugar ng Northern Kyushu at Yamaguchi. Habang noong umaga hanggang 10 a.m., sa mga lugar ng Satsuma, ay umabot na 234.5 millimeters, 216.5 millimeters sa Abino, Miyazaki Prefecture, 215.5 millimeters sa Fukuoka, Sawara Ward, 210 millimeters sa Nagasaki City, at 208.5 millimeters naman sa Shinabara, Nagasaki Prefecture. By 11 a.m. ng August 12, nagbigay na ng warning signals sa mga posibilidad ng pagbaha at landslide. Nagbigay na rin ng order for evacuation process sa lahat ng lugar na nabanggit, at nitong ang umaga ng August 13, umabot na sa 300 mm ang patak ng ulan kada oras sa hilagang bahagi ng Kyushu, 250 mm sa Southern Kyushu, 200 mm sa Shikoku, 180 mm sa Kinki Region at 120 mm sa Chugoku Region West, at sa Tokai Region sa Central Japan. Ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan ang nagdulot ng pagbaha sa mga apektadong lugar, pagguho ng lupa, paglubog ng mga bahay, at sasakyan. Umaabot naman sa 1.42 milyon katao ang dapat ilikas mula sa 650,000 kabahayan. Lahat ng ito ay mula sa Hiroshima Prefecture, Fukuoka Prefecture, Saga and Nagasaki in Northern Kyushu. Inaasahang magtatagal pa ang pag-ulan ng aabot sa 55 na araw. Para sa kaalaman ng lahat, ano ba ang salitang torrential? Ayon sa dictionary, ito ay tumutukoy sa pag-ulan ng sobrang lakas ng walang humpay o walang tigil, tulad ng ramaragasang agos ng ilog, o torrential flow ang stream, o walang humpay na pag-ulan na pwede kang ilubog sa loob lamang ng 3 segundo, o itong ang tinatawag na torrential rain flooding. Maaari ring gamitin ito sa larong basketball kung ang kalaban ay walang tigil na umaatake ng opensa. Ang tawag dyan ay torrential attack. Maaari rin ang gamitin ito halimbawa, nahuli mo ang jowa mo na may kachat na ibang babae. Magagalit ka at dodekdakan mo ang jowa mo ay torrential tongue lashing. Noong nakaraang 2018, 3 taon ang nakalilipas, nagkaroon din ng torrential rain sa Japan sa kaparehong bahagi nito. Ang nasabing torrential rain ay pinalakas pa ng bagyong Prapiron, na nagdulot ng landslide, at nag-iwan ng 80 deaths, at 28 missing, ayon sa Fire and Disaster Management Agency o FDMA. Umabot sa 160,000 ang inisyal na naabisuhang lumikas, at umakyat iyon sa 1.5 million individual, habang patuloy ang pag-ulan. Umabot naman sa 2 million ang apektado. 40 kabahayan ang lubusang nasira, habang umabot sa 8,000 ang nagkaroon lamang ng damages, 2,500 ng mga ito ay nasa Fukuoka, 1,000 sa Ehime, at 1,500 sa Hiroshima. Isa ang torrential rain sa mga epekto ng climate change, na isang napakalaking isyu ng mundo, sa kasalukuyan, at hinaharap. Isang malaking hamon ito sa mga tao, sa buong mundo, kung paano ito mapipigilan. At isa sa nakikita kong sagot, ay ang simpleng pagtatanim ng puno. Ang climate change ay bunga ng patuloy na pag-init ng mundo. Pero bakit nga ba umiinit ang mundo? Ito'y dahil sa mga carbon dioxide na ibinubuga ng mga factories, mga usok ng sasakyan, mga pagsusunog ng goma, plastic at iba pang nakalalasong kemikal, at ang ating paghinga. Lahat yan ay nagdudulot ng pag-init ng mundo, na siyang dahilan naman ng pagbilis ng evaporation process ng lahat ng aquatic bodies sa mundo. Ang tendency, kapag mas marami ang tubig sa clouds, bibigat yun at mas marami ang papatak na ulan, sa mas mahabang panahon.
Pero paano ba palalamigin ang mundo to reverse the effect of climate change and global warming upang mapababa ang porsyento ng evaporation process, upang mapaikli rin ang pag-ulan? The answer is simple, just plant a tree. Dahil ang bawat dahon ng puno ay siyang responsable sa paghigop sa lot ng carbon dioxide at carbon monoxide na inilalabas ng mga factories, sasakyan, mga usok ng mga sinunog na plastik, at mga gulong, iyon ang nagsisilbing pagkain ng mga dahon ng puno at halaman, at ang mga punong ito rin ang naglalabas ng oxygen through the process of photosynthesis. At sa pagkaalam natin, ang oxygen naman ang dahilan kaya tayo humihinga. At ang oxygen din na ito ang malamig na hanging dumadampi sa balat natin. Isipin mo na lang kung maraming puno ang hihigop sa mga mainit na carbon dioxide at carbon monoxide na nasa hangin, at papalian iyon ng malinis at malamig na oxygen mula mga dahon ng puno, iinit pa kaya ang mundo? O magkakaroon pa kaya ng ganitong klase ng torrential rain? Ano sa tingin mo, mga lalabs? Huhulaan ko. Kukuha ka ng seedlings at siguradong magtatanim ka na ng kahit isang puno matapos mong mapanood ang video na ito. Thank you, see description para may chance ka manalo ng 500 pesos.